Diyos na makapangyarihan sa lahat, magmanal sa pangalan mo, malapagin ng Jesus. Kami po ay nagpapaabot ng aming pinakamataas na pagpupuri, paglulalhati, pagdadakila, pagpaparangar sa pangalan mo, aming Diyos. At sa iyong banal na salita na aking dadalhin, wala pong magagawa sa ganang akin. Pag-usmali ako yung umaasay, malitulungan mo po ako at paunawa mo sa lahat ng aming mga listeners. Kaya sa gabing ito, ito pong summit dalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal. Muli, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo po laman. At ating pong ibigay ang dibling pagalang muli sa ating mga pastor, Wilson Almeida, sa mga pag-alala ng mga pagtuturo na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At mga minamahal, ating pong napakinggan ang mga testimony ng ating beloved sister, Cherian. Hindi na po tayo lalayo mo sa topic na ito, mga minamahal. Ito po ay nakasulat sa balang nakasulatan. Kung meron po kayong mga Biblia dyan, mga minamahal, sa inyong mga tahanan, ito po ay ating basahin. Ito po ay nakasulat, mga minamahal, sa Matthew, Kapitulo 10, City hanggang 8, mga minamahal. Ang sabi dito, samantalang kayo'y magsipaglakad, o samantalang kayo'y managlakad at magpangaral kayo, nang magsasabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Sa 8, managpagaling kayo ng may mga sakit, managbangon kayo ng mga patay, magsilinis kayo ng mga kitong, magpalabas kayo ng mga demonyo at pagpalabas kayo ng mga demonyo. Sabi dito, mami na mahal, at tinanggap ninyo na walang bayad at ibigay din ninyo na walang bayad. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mami na mahal. Yan, mami na mahal, ang sabi naman ng kasulatan, mami na mahal. Yung testimony po, mami na mahal, ng ating beloved sister Cherian. Yung dalaga pa po siya sa panahon na yan, mami na mahal, no? Isipin niyo, mami na mahal, 7 years po siyang nagdurusa sa kanyang karamdaman na demon possess. Nag-umpisa po ito, mami na mahal, kung naalala niyo po, siguro sa mga kabataan ngayon, hindi po nila naaalala. May mga panahon pong napalabas po, mami na mahal, napalabas po sa Magandang Gabi Bayan. Noong una pa pong panahon, yung mga estudyante na marami pong mga panahon na mga estudyante na nasaniba ng masamang espiritu. Doon po mamaya, sabay-sabay po yun, mami na mahal. May nangyayari sa Luzon, may nangyayari sa Visayas, at mayroon pong nangyayari doon, mami na mahal, sa kanilang kinagisnang paaralan. At mami na mahal, isa po siya sa mga, isa sa mga estudyante na nasaniba ng masamang espiritu. Yun, mami na mahal. Sila po yung talagang nag-struggle sa panahon na yan. At simula noon, mami na mahal, minsan, dalawang araw, isang araw, sinusumpong po sila. Dahil po, mami na mahal, mayroon po ang testimony po niya, mami na mahal, mayroon po siyang nakilala na isang estudyante sa Siliman, sa Dumaguete may na, hindi ko na pamagitin, mami na mahal, no? Mayroon po siyang nakilala na isang estudyante. Yun po ang pakilala niya sa isang lalaki, pinakilala sa kanya, mami na mahal, na estudyante na po sa isang universidad sa Dumaguete. Kaya, mami na mahal, siguro, gwapo, dahil inkanto, mami na mahal. No, totoo po yan, mami na mahal, na kapag may nangligaw sa kanya, mami na mahal, na inkanto. Yun po ang madali sabi, mami na mahal. At naging kasintahan niya po yun, mami na mahal, at minsan ay napapakita doon sa kanilang tahanan. Eh, medyo istrikta po yung bilabid mama niya. Ang nangyayari ngayon, mami na mahal, talagang hindi po tanggap ng kanyang mama yung lalaki na yun. At ang sabi ng lalaki na yun, kung hindi kita madadala sa santong dasalan, ikaw mami naman yung sinasabi sa mga katoliko dati, santong dasalan, kukunin kita sa masamang kapamaraanan. Kayo mami na doon, nakilala niya na yung lalaki pala, nakilala niya mami na mahal, na dinadala siya kung saan saan, ay isa po palang hindi tulad nating tao. Ha? Hindi pa pala mami na mahal tulad nating tao, isa ko palang inkanto. Yun. At nung panahon na yun, mami na mahal, yun ang umpisa na minsan nagpapakita sa kanya, tumutubo yung balahibo sa kanyang mga, sa kanyang kamay, nagbubusis lalaki siya. Minsan mami na mahal nakikita ng kanyang mga magulang na lumulutan siya sa hangin. Ganyan po katindi, mami na mahal, yung demon possess na sumanib sa kanya, yung demonyo na sumanib sa kanya. Kaya sa panahon na yun, mami na mahal kong mga kapatid, ay isang araw nang nahimasmasan siya, sinabi niya sa kanyang mama, "Ma, kung darating ang panahon na ako'y mamatay, huwag niyo muna akong ipalibing.
Dahil maraming beses na po maminamahal na dinadala siya kung saan-saan maminamahal eh. Yung minsan maminamahal na talagang yung katawan niya maminamahal na iiwan doon, talagang talagang hinihilot ng mga tao, pero wala na pala yung espiritu niya, nandoon na sumasama, namamasyal sila kung saan-saan maminamahal. O kaya sinabi niya, kung darating ang panahon na ako'y mamatay, huwag mo ako ipalibing. Kaya yung natandaan ng kanyang bilabid mama, hindi pa po sila kapatiran sa Jesus Miracle Cuisine sa panahon na yan. Mayroon po tayong kapatiran, kapitbahay nila, na nagsisira sa kanila, na hindi po nila pinaniniwalaan, ngunit kahit hindi nila pinaniniwalaan, sa pagdating na kanilang kagipitan, na namatay na po yung kanilang anak, mami na mahal, mag 23 oras na, napatay na kanyang anak mami na mahal, ang sabi ng mga loved ones, ibalsamo na yan. Na ibalsamo, patatawag ng, ngunit pa hindi po matanggap ng kanyang mama. Imbis na tatawag ng imbalsamador, tinawag yung kapitbahay ng taga Jesus Miracle Cuisine International Ministry. Tinawag nila na dalhin nila yung patay mami na mahal doon sa simbahan ng Jesus Miracle Cuisine. Ito po yung nangyayari. Ito po yung nakasulat sa panalang kasulatan mami na mahal, kung mga kapatid, na magsipagaling kayo ng mga may mga sakit, magbangon kayo ng mga patay. Ha? Ito mami na, magbangon kayo ng mga patay. Magsilinis kayo ng mga kitong, magsipalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyo na walang bayad at ibinigay ninyo na walang bayad. Kaya mami na mahal, habang sinasabi mami na tuwang-tuwa yung kapatiran natin na kahit patay na, ay sila'y naniniwala mami na mahal, dinala mami na mahal, nagpakyaw ng nag-arkin ng tricycle, dinala po doon sa banal na gawain. Pagdating doon sa banal na gawain mami na mahal, no, isipin nyo mami na mahal, pag yung bisita ay buhay pa, talagang nilalagay po namin yan talaga pagdating sa simbahan, nilalagay sa upuan o higaan man, pag buhay pa, doon sa harap. E kaso pagdating doon, mami na malay, patay na, doon sa dulo, doon sa gilid lang ng simbahan, di patay na eh. Oh. Doon sa gilid ng simbahan. Sumabay sila sa pagpupuri. Ang unang himala mami na malay at himala Panginoon, na yung mama niya mami na mahal na merong kidney trouble, una siya nakatanggap ng himala, dahil nung araw na yun mami na mahal ay hirap siya sa kanyang kidney trouble. Yung sa oras na yun mami na mahal, umihi siya doon sa CR at sabay na yung nalag yung kidney stone mami na, yung bato sa kidney mami na mahal, yung nakabara mami na mahal sa kanyang pag-iihi. Yun ang unang pinakaunang milagro. Ngunit sumabay siya pa rin siya pa sa pagpupuri, napakinggan niya yung kanyang mga testimony at sa pangaral ng mga preacher, magamat yung anak niya sa panahon niyan ay patay pa rin. Ngunit mami na mahal, yung anak pala niya mami na mahal, yung espiritu ay gumagala doon mami na mahal sa malaking simbahan. Nagsisimba pa mami na mahal doon sa malaking simbahan. Ha? Pag uwi niya ngayon mami na mahal, pagdating niya ngayon, pinauwi siya ng engkanto, ng mga leader ng mga engkanto, dahil naiingayan sila. O ngayon mami na mahal, yung pagpupuri doon, yung katawan niya ay dinalalo sa pagpupuri. Ang nangyayari ngayon, yung mga engkanto ay naiingayan sa kanya. O, kaya pinauwi yung kanyang espiritu. So, pagdating sa bahay, hindi niya alam na, hindi siya napapansin ng kamilabit tatay, hinakawakan niya yung kanyang tatay sa balikat, hindi mami na mahal na, hindi niya mahawak-hawakan, hindi siya naririnig, pumunta sa kusina upang kumuha ng tubig, hindi niya mahawakan ngayon yung baso, gusto niya uminom ng tubig, hindi niya mahawakan yung tubig, umubalik siya doon sa kanyang papa na may kausap. At nakapakinggan niya yung mami na mahal, na doon niya nakumpirma na patay na pala siya. Kaya nagtanong yung kanyang kausap, saan dinala yung patay na katawan? Ang sabi mami na mahal, siguro nagtanong yun kung saan dinala na imbalsamador, kung saan yung dinala sa doon sa mga foreigner home. Yun. Kaya sinabi na nandoon sa gawain ng Jesus Miracle Cuisine, dali-dali niya ngayong pinuntahan yung gawain ng Jesus Miracle Cuisine, kahit hindi niya alam mami na mahal, no, gusto niya sumakay ng series, hindi siya malapakasakay dahil talagang nadadala siya ng hangin. At sa madali, sabi mami na mahal, nakarating ang kanyang kaluluwa mami na mahal, ang kanyang espiritu, doon mismo sa simbahan, tapos na po yung pananambahan. At pagkatapos ng pananambahan mami na mahal, kumakapatid, binintay niya, nakalagay doon sa harap, Jesus the Fountain of Life. Sabi niya, hindi ito siguro yung Jesus Miracle Cuisine, Jesus the Fountain of Life. Na nakita niya sa gilid mami na mahal, may Jesus Miracle Cuisine International Ministry na logo, pumasok siya ngayon. At doon nakita niya ang kanyang katawan na nakahiga doon mami na mahal, kumakit na patay na talaga.
iniikot-ikutan niya ngayon ang kanyang kapatkatawan, mami na mahal, nang tingin niya mayroong daw isang bata na maitim na nakapatong sa dibdib niya. Hindi niya nasali kanina, mami, na sa kanyang testimony. At nang pagkatapos doon, mami na mahal, kumakapit habang umiikot-ikot siya sa katawan, sabi niya, ako talaga ito. Patay na talaga ako. At nang napakinggan niya ang beloved preacher, sabi niya, sis, sabi niya kanyang mama, sis, magpabautismo ka. Magpabautismo ka. Sabi niya, Brad, pag sa araw na ito, inialay ko sa ating mahal na Panginoon ang aking bata, ibibigay ko ito sa gawain nung tinatawag nila na worker. Kasi nakikita niya sa kapitbahay nila na worker na po ng Jesus Miracle Crusade na hindi na po nakauwi ng bahay, nasa pastoral house na. Sabi niya, iaalay ko ang aking bata dito sa sinitawag ninyong worker. Mabuhay siya ngayon, sabay kaming magbobotismo. Nang sinabi niya yun, mami na mahal, talagang yung katawan niya, mami na mahal, ay kanyang talagang niyakap niya at sabay tumayo yung kanyang katawan, mami na mahal, na naging isa niya, kanyang espiritu at kanyang katawan, nag-isa na. Tumayo. Hinawakan niya, mami na mahal, tapos binautismuhan. At simula sa araw na yon, yun ang sinasabi niya, mami na mahal, inaalay na siya ng mahal na Panginoon. Dahil sabi na kanyang beloved mama, mahal na Panginoon, mas mabuti ng buhay ang anak ko, alam ko, nasa pastoral house, kaysa bibisita ako pag namimiss ko yung anak ko, na simenteryo ang punta ko, magtitirik ng kandila dahil namimiss ko ang anak ko. Yet, ang sabi niya, kahit malayo yung anak ko, dahil alam kong buhay. Yun, mami na mahal. Totoo ang banal na kasulatan, mami na mahal, kung makabatid, ang sabi dito, mami na mahal, samantalang kayo'y magsalakad at mangaral at magsasabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Ha? Sa gabing ito, mami na mahal, ang kaharian ng Diyos ay lumalapit po sa inyo kung inyo pong napakinggan ang mga salitang ito, dahil ang sabi naman na kasulatan, hindi lang po puro salita, mami na mahal, ay puro lang po salita ang ebanghelyong ito, bagos may kapangyarihan, may katotohanan sa pamagitan ng pangangaral ng ating mahal na Pastor Willie Estrada Almeida na ipinangaral namin po sa inyo. Na sabi naman na kasulatan, mami na mahal, sa managpagaling kayo ng mga sakit. Yon, una, yung mga makikaramdaman dito po sa gawain ito ay papagalingin. At ang sabi dito, mami na mahal, managbangan kayo, magagbangon kayo ng mga patay. Yo, isa po sa mga patutuo, ating beloved sister Cherian, mami na mahal, na dati po ay 23 oras ng patay, ngayon po, mami na mahal, ay binuhay ng ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Kaya, ito po yung nakasulat po sa banal na kasulatan. May mga pilosopo po dyan, mami na mahal. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo, apat, marami po sila. At ang sabi nila, kung ngayon na mabubuhay pala ang patay sa Jesus Miracle Crusade, bakit daw po hindi tayo pumupunta doon sa mga mga morgue? Na lahat ng mga patay doon, mami na mahal, ipanalangin na natin. Sa Biblia po, mami na mahal, ay nakarecord po na marami po sa panahon ni Jesus Christ na namatay na. Ngunit, mami na mahal, may pinapatunay ang ating malapainaw sa pamagitan ng kanyang malasalita through Lazarus. Si Lazarus, mami na mahal, ay patay na. Tatlong araw ng patay, inilibing na doon, mami na, sa kanyang libingan. Ngunit, mami na mahal, iyak lang iyak, mami na mahal, ang kanyang kapatid, si Martha at si Maria, kaya sabi niya, mahal na Panginoon, kung nandirito ka pa lang sana, ay sana ang kapatid ko ay buhay pa. Ngunit, ang sabi naman ng kasulatan, maniniwala kayo, ako ang magbubuhay. Kaya, mami na mahal, kung mga kapatid, hinawag ngayon na ating mahal na Panginoon si Lazarus doon sa kanyang libingan. Lazaro! Ngayon, mami na mahal, si Lazaro, mami na mahal, ay muling bumangon at nabuhay. Ngunit, mami na mahal, sa panahon ni Jesus Christ, alam ko po na marami pong patay sa panahon na yon. Ngunit, ang nakarecord sa Biblia, mami na mahal, si Lazarus lang po, mami na mahal, ang nabuhay. At mayroon po pong isa, yung isang bata, mami na mahal, na pinuntahan niya itong mahal na Panginoon Jesus Christ, kanyang magulang, mahal na Panginoon, patay na po ang aking anak. No? Patay na po ang aking anak. Oh, hindi po pala. Sabi niya, mahal na Panginoon, ang anak ko ay talagang inalipin ng demonyo at may karamdaman. At sabi ng isang kasama niya, huwag mo nang guluhin yung guro dahil ang anak mo ay patay na. Nang narinig ni Jesus yan, mami naman ang ating malapit si Kristo, pumaroon siya ngayon sa doon sa bahay ng ng taong yun, mami naman. Ang sabi niya, huwag kayong umiyak. O, sabi niya, mami na mahal, sabi sa'yo pa, ayaw ka mukakuyaw. No. Huwag kayong matakot dahil hindi po siya patay, siya po'y natutulog lang. Nang pagdating niya sa bahay ngayon, mami na mahal, kumakapatid, yung patay na bata,
Hinawakan siya kamay ngayon, mami na mahal, at tumayo at nabuhay. Yun lang po, mami na mahal. At sa panahon po, mami na mahal, sa Old Testament, may nabubuhay doon, mami na mahal, yung patay na itapon doon sa katawan ni Prophet Elijah, ni Elias. At nang nagdumapo na po yung patay doon sa buto ng propeta, ay nabuhay. Mami na mahal ko, mga kapatid. Kaya, doon pa, mami na mahal ko, mga kapatid, ay mga pilosopo ang sabi nila, bakit yung mga taga-Jesus Miracle Crusade, kung ganun, makakarinig tayo ng mga testimony, ang taga-Jesus Miracle Crusade ay hindi na ba namamatay? Hindi po namin sinasabi na ang taga-Jesus Miracle Crusade ay hindi na po namamatay. Dahil sabi naman ng kasulatan, mami na mahal, bubuhayin man tayo ng 1,000 taon. Mababasa po yan, mami na mahal, sa Ecclesiastes, Kapitulo 6, Versikulo 6. Bubuhayin man tayo ng 1,000 taon at bibigyan pa tayo ng another 1,000 years. Iisa lang po ang ating pupuntahan. Ang tinutukoy po dyan, mami na mahal, ay kamatayan. Tayong lahat po, mami na mahal, dito po ay lilipas lang sa sanglibutan ito. Pinatuhilayan lang ng ating mahal na Panginoon Kristo ang kanyang banal na salita, mami na mahal, sa pamamagitan para, mami na mahal, malalaman natin na mayroong totoong gawain. Totoong Diyos, mami na mahal. Bawal pong magsinungaling. Alam natin yan. Hindi po nawawala, mami na mahal, sa isipan ng nanonood po sa atin ngayon. Baka nagsinungaling lang. Baka binayaran lang. Mami na mahal, kung magsisinungaling man lang kami, gagastos kami ng napakagandang kamera, napakagandang mga monitor, tapos aakit lang, mami na mahal, mag-preach lang kami, magsasayang kami ng ilang oras, tapos sinungaling lang pala yung aming mga pinipress dito, ay hindi na po kami aksya ng oras, mami na mahal. Buti pa, matulog na lang kami, mami na mahal. Ha? Dahil katotohanan ito, sinasabi namin sa inyo, na ito po ay katotohanan na kasulat sa banal na kasulatan at pinatunayan ng Diyos na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade ay nangyayari ang kanyang banal na salita. Ha? Nangyayari ang kanyang banal na salita. Hindi na po tayo lalayo sa versikulong ito, mami na mahal ko, mga kapatid. Dahil lahat po ng may makaramdaman ngayon, kayo po may cancer, leukemia, TB, diabetes, sakit nang wala ng kagalingan sa mga medisina at ospital. Isang tiyak na bagay na may namahang kung payo po ay paparito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sa unang panalangin ng aming malapastor, Willis Rada Almida, kayo din po ay kayang papagalingin ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Dahil ang Diyos dito ay totoong buhay, totoong Diyos, hindi kato, hindi kisimento, hindi rebulto. Ang Diyos dito ay Espiritu at katotohanan. Ha? Hindi po namin nakikita, ngunit nadarama namin sa aming mga puso, nadarama namin, mami na mahal, na siya po ay buhay sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ha? Alam namin, mami na mahal, yung ibang mga kapatiran ngayon, ibang mga nanonood ngayon, kinakalibutan sila, mami na mahal, talagang nanindig balahibo sila. Ha? Sa testimony na yan, mami na mahal, kumakapatid. Dahil, nakakaiba po yung mga testimony na yan, mami na mahal. Dahil kung hindi pa po totoo ang Diyos dito, talagang mapapahiya po ang gawain ito. Ha? Mapapahiya po ang gawain ito. Dinala na po, ano sabi ng mga kapitbahay nang nakita nila, mami na mahal, nakasakay sa katre, sa kama, buhat-buhat ng 6 na tao. Ang sabi ng mga kapitbahay doon sa simbahan, kung mabuhay pa yan, magpaputol ako ng daliri. Ano sabi ng isa pa? Kung totoo yung Diyos nila, pag nabuhay pa yan, sasanip ako sa gawain na yan. Nang nakita nila ngayon, mami na mahal, ng hapon na, magdidilim na muling naglalakad at nabuhay, anong sabi ng mami na mahal ng mga tao? Trampas. Trampas daw, mami na mahal. Ang ibig sabihin, mami na mahal, kumakapatid, para bang palabas ba sa telebisyon o pelikula na yung tinatawag na trampas, mami na mahal, yung parang hindi makakapaniwala ngunit nangyayari. Kaya hindi man nila pinamaniwalaan, ngunit yung mga nagsasabi, mami na mahal, na kung mangyayaring mabubuhay muli yan, ay pupunta ako sa gawain. Hindi po nangyayari yung, mami na mahal. No, hindi nila pinatunayan yun. Pinatunayan ng Diyos na dito sa gawain ito, totoo ang Diyos, buhay.
Ngunit na pinatunayan ng Diyos ngayon, maminamahal. Hanggang sa ngayon, maminamahal. Tagapag-usik pa rin sila. Ha? Minsan yung ating mga kapatiran doon, maminamahal. Eh, binabato pa nila. Pag tuwing napananambahan, nag-overnight, binabato pa ng mga kapitbahay. Kaya, purihin ang ating pinakamahal pa rin sa Kristo. Maminamahal. Sabi dito, maminamahal, ito. Huwag pa managbangan kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga kitong. Ito, mga kitongin. Yung kitong maminamahal, para si hindi pa nakakaalam, yung kitong maminamahal, kung naalala ko mong nakikita mo yung walking dead na palabas, yung zombie, parang ganun maminamahal ang labas eh. Buhay na naaagnas sa kanyang karamdaman. Buhay pa siya, yung sa pamamagitan ng kanyang karamdaman ng mga sugat-sugat, tumutuloy yung mga nana at dugo, naaagnas ng yung kanyang katawan, ngunit na humihinga pa siya. Ganyan po katindi ang kitong. Ngunit maminamahal, dito po sa Jesus Miracle Crusade, marami pong mga kitongin na ngayon kasama na namin, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na si Kristo dahil totoo ang Diyos, totoo ang kanyang banal salita. Kitong! Ang sabi dito maminamahal, managpalabas kayo ng mga demonyo, yun maminamahal, yung testimony kanya. Marami pong mga demon possessed. Yeah, demon possessed. Nung araw maminamahal, mayroong demon possessed na napinuntahan namin. Talagang napakatapang maminamahal eh. Hindi po yung beloved sister Cherian natin. Doon maminamahal sa lugar na pinuntahan. Napakatapang maminamahal. Talagang nagwawala maminamahal. O pagkatapos ng ipinalangin namin at umawit lang po kami na maminamahal ng pitong kanta. Kung naalala ko po yung maminamahal, pitong kanta maminamahal. Pagkatapos namin kinantahan ang ating mahal na Panginoon si Kristo, ay talagang nagsasalita na po yung demon possessed ng mabuti. Ang sabi ng kay, noong una maminamahal, hindi po po naniniwala yung kay Lloyd Papa. Sabi niya, Brad, hindi ko naniniwala. Kasi sa panahon na yung maminamahal, mga bata po po kami. Ang edad ko po yung maminamahal is 20 years old. Tama, 23 years old maminamahal. Sa panahon na yung maminamahal, hindi po siya naniniwala. Sabi ng kami, labi tatay niya, Adong, maraming pastor na po ang nagpipray sa anak ko, pero hindi gumagaling. Ang ibig sabihin niya, marami ng pastor na sumubok na nag-pray sa kanyang anak na demon possessed din po, maminamahal, hindi daw po pinagaling. Paano pa kaya kayo may minamahal? Kasi pag sinabi mong pastor, mga tatanda na sa iglesia, puputi na yung mabuhok. Okay. Siguro maminamahal, nagduda sa kayo ngayon sa kakayahan namin. Ang sabi ko, maniwala ka, hindi kami ang magpapagaling, kundi ang Diyos na dinadala namin. Ngayon maminamahal, sabi niya, sige, subukan natin. Habang umaawit kami, pagkatapos naman inilihas, nagsasalita na maminamahal, umiyak siya maminamahal bigla, sabi niya, doon totoo na kasama niyo ang Diyos. Bakit? Yung demon possessed na ipinipray namin maminamahal ay nagsasalita at nagsasabi kung ano po ang dahilan, bakit po siya na demon possessed. Kumain po pala yung tinatawag na wishing plant. Yung may nilalagay po rin parang laman na maminamahal doon sa Tupperware, tapos nilalagay niya ng matamis, mga sukal o sugar. Tapos tumutubo yung mga parang yema. Ano yung maminamahal? Yung pagkain na yung maminamahal. Oh. Tapos kinain pala niya yung maminamahal. Siguro nasarapan siya. Yun, nag-umpisa doon na demon possessed siya. Yun ang dahilan. Tapos umiyak siya ngayon, binautismo namin, maminamahal. Di na po mabilang ng mga demon possessed maminamahal na dito po sa Jesus Miracle Crusade ay nagsigiling sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Cristo. Totoo po yan maminamahal. Sabi dito maminamahal, magsipalayas kayo ng mga demonyo at tinanggap ninyo na walang bayad at ibinigay ninyo na walang bayad. Dito po, hindi po kami namimigay at hindi po kami maminamahal kung mga kapatid nagpapababayad at hindi po kami maminamahal kung mga kapatid nanghihingi ng bayad. Kung yung ibang nangangaral ngayon sa mga bus, sa mga terminal, sa mga plaza, sa mga palengke, may mga daladalang mga offering cloth, may nangangaral dyan, daladala yung trompa, daladala yung mikropono, tapos may nangihingi, maminamahal. Yun po ang nangangaral na kasabay ng nangihingi po ng bayad. Oh, pina-slide lang po nila, sabi na offering, pero hindi po yun ang tamang paraan ng pagbibigay ng offering. Sabi naman na kasulatan, dalin nyo ang ikasampung bahagi doon sa templo, hindi sa palengke, hindi doon sa plaza, hindi sa mga bus terminal, hindi doon sa mga kung saan-saan. Ha? Doon sa bahay sambahan. Yan po ang ibig sabihin maminamahal. Ang sabi ko, ibinigay ninyo na walang bayad. At maminamahal, ang krusada po ng Jesus Miracle Crusade ay hindi po kami nagpapabayad. Lahat ng may mga karamdaman na gumaling sa pangalan ni Jesus, hindi po namin pinapabayad. Kaya sa gabing ito,
maminamahal ko, hindi po maminamahal talagang yung oras natin maminamahal ay hindi po talaga maiwasan na maubos. Pero maminamahal ko mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos maminamahal, hindi po talaga naubos. Ha? Kaya sa gabing ito, tanggipin niyo po ang ating mahal na Panginoon Kristo, kaya po kayo abutin ang kanyang kapangyarihang kamay upang kayo po ay papagalingin ang inyong makaramdaman. Kaya sa gabing ito, tayo po yung manalangin, sabihin niyo Amang Banal sa pangalan ni Jesus, ako po ay tumanggap sa iyo, tatanggapin kita na aking Diyos. Maraming salamat sa banal na salita na aking napakinggan sa gabang ito. At mahal na Panginoon, isulat po aking pangalan sa Aklat ng Buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po yung manalangin para sa lahat. At touch your monitor screen at touch your radio set para po sa ating mga kapatiran sa Ruas. Mahal na Panginoon Jesus, sa lahat po ng ating mga may namahal na mga kapatiran, sinanggap sa gabing ito, isulat po ang pangalan sa Aklat ng Buhay. At alisin niyo po ang lahat ng mga karamdaman gaya ng cancer, leukemia, TB, diabetes, rheuma, arthritis, AIDS, ketong, high blood, aking pinapalayas, virus, sa pangalan ni Jesus, be healed right now. In the mighty name of Jesus we pray, be healed in Jesus' name, amen and amen, praise the Lord, glory to God. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, at pagpapalayan po lahat ang ating mga minamahal na mga kapatiran, dyan po sa Hong Kong, at mga AFW na mga kapatiran sa buong saan po kayo ngayon naroroon, ang Diyos po ay magpala sa inyo. God bless you po at magandang gabi po sa ating lahat. Kasama po aking beloved brother Rosmart, kanyang beloved wife, at ito po ang inyong beloved kapatid Brother Reggie Tubil. Lagi iwan po niya sa papapalang gabi sa ating lahat. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Glory to God!